Bakit nga ba kailangan natin tanggalin yung mga bulaklak ng mga bagong tanim na kalamansi na katulad na to? Ito nga pong mga ganitong klase ng kalamansi na bagong tanim lang, tulad na to, nasa 2 feet pa lang mahigit siguro ang taas na to. Ito bawal talagang pinagtutuloy yung mga ganitong bulaklak. Tulad nga na to, ang daming lumusot na bulaklak. Sumabay ito nung nagpabunga ako ng kalamansi ko nitong nagpapabulaklak ako. Kasalukuyan lumalabas po yung mga bulaklak ng kalamansi ko ng mga malalaki. Ito po kasi replace ko na lang ito sa mga nadali ng bagyo nung nakaraan na si Bagyong Karding. At ito na nga, medyo lumaki na, in-replace ko na to na medium size. Ito kasi, tulad na to na namumulaklak. Pag ito, napabayaan mo ito, ito may posibilidad po ito na hindi na siya lumaki. Mabansot na lang po ito. Lalo na nga kung magtutuloy ito, magiging bunga na, nakatulad nga na to. Ayan o. Nakuha ko to dun sa kabila na ni-replace ko na naging bunga na, nakalimutan ko kasi ito. At ito, hindi ko talaga ito tinanggal muna at papakita ko nga ito sa video ko na to na ito bawal talagang hindi ito tanggalin. Paano ba magtanggal nga na to? Pipitasin mo po ito. Mga dahon na yan, tsatsagain mo na pitasin na ganyan. Yung mga bulaklak na to. Ayan. At kung may mga usbunga na kagaya nga na to, medyo isasama mo na. Yun. Ganun, no? May dahon-dahon. Ano ang purpose niyan? Bakit? Ano benepisyo? Bakit tinatanggal natin yung pati yung may konting dahon na yun sa talbos? Kasi po yung mga sanga na to na pinagputulan natin na may konting dahon at may konting usbong, magiging doble o triple po yung ilalabas po na sakir niyan. Lalago po yan na maganda. Kumbaga magta-times 3, magta-times 4 po yun. Yung isa lang na to, ito, pakita ko sa inyo. Itong isa lang na to, pag ito, pinutol mo nga at may bulaklak kung mara dito. Ganon. Yun. Ito, isang bulaklak na to na may usbong. Pag ito, pinutol mo dito. Ganyan. Sinama mo yung konting dahon na yan. Ito po ang lulusot po dyan. Dalawa o hanggang apat po yan na saker o sanga. Magta-times 4 na po yun. Kaya yun po, isa namin sikreto ng mga batang kalamansi na inaalagaan namin na habang pinapalaki namin, tinatanggalan namin ng bulaklak po yan ng mano-mano para mabilis siyang lumago at mag-grow, lumaki. Ganun po ang sikreto namin na mga nangangalamansi. Yung iba po kasi, yung mga baguhan lang, natutuwa sila na namumulaklak na daw yung kalamansi nila na maliliit pa. Pero hindi nila alam, dapat maalarma na sila doon. Kasi nga po, yung mga ganong klase na namumulaklak na nga na katulad na to ay may posibilidad pong mabansot yung kalamansi ninyo o hindi na niya makuha yung tamang size niya sa tamang edad niya. Ganun po. Dapat po ito, kung maganda alaga ninyo yung katatanim niyo na medium size ay yung mga 1 year lang. Pwede na kayo dapat magpabulaklak niya. Maganda na bilog niyan. Tatlong akap na tao na yan, pantay tao na yan, nasa 5 to 7 or 6 feet na yan. Dapat ganun. Pero, kung kayo, hindi nyo to matanggal, patuloy nyo lang yan, hinahayaan na ganyan habang maliit pa. Hindi nyo makukuha yung ganun size at baka abutin pa kayo ng 2 taon bago mag-umpisa magpabunga ng kalamansi ninyo. At yun nga, may posibilidad nga na mabansot yung kalamansi ninyo pagka hindi nyo nga tinatanggal yung mga ganito. Ganun nga. Mamanuhin nyo lang, pwede naman yan. Mabilis naman yan pagka ginaganyan-ganyan nyo lang. Lalo na nga kung konti pa lang yung labas, aagarin nyo na para hindi kayo masyadong may inip sa pagtatanggal na to. May 2 klase kasi yung pagtatanggal ng bulaklak na to. Pwede nyo itong sabugan ng ammonium sulfate, yung ammonium pino. Pag lumulusot na yung bulaklak, pwede nyo sabugan yung mahuhulog po yan. Pwede po yun. Pero, kung bunga na yan, hindi na po mahuhulog yun. Kung naging bunga na. Pero kung katulad pa lang na to, ito, pwede-pwede pa to, mahahabol pa to, baka mahuhulog pa to. Pero yung mas maganda, yung lumulusot pa lang na maliit pa lang. Ganito. Yan. Sabugan nyo na pag ganyan. Kaya lang po, ang hindi po maganda doon, ay hindi po gaganda yung, kumbaga, hindi po siya mabilis makapagpadami ng sanga. Iba yung manual talaga. Yung naisasama mo, yung usbong niya, na tinatanggal. Ito. Yung mga usbong na ganito na tinatanggal mo para mag times 2, times 3 po siya. Ganun po. Times 4.
para mabilis po siyang lumago at maaga niyo po siyang mapakinabangan. Yun ang mga sikreto namin ng mga nangangalamansi na pagka yung kalamansi namin, bagong tanim lang, namulaklak, minamanual po namin yan, minamano-mano namin na tinatanggal yung mga bulaklak na to. Yan. Mabilis lang naman yan. Hindi ka maiinip dyan, mayayari mo yan. Ito nga sa akin na to, nung 600 puno pa to, nung kompleto pa to. Maghapon lang, yari ko na po ito. Ganon. Ang ulit naman yan, minsan mga next month na, ganon. Isang buwan na ulit yan, baga yung ano, mamumulaklak ulit siya. Halos buwanan ka na lang magtatanggal na to. Pero sabi ko nga sa inyo, kung medyo tinatamad kayo, pwede na rin yung ano, pwede na din yung sabugan nyo po ng ammonium sulfate. Pwede po yun. Huwag naman po urea. Kasi yung ganito kalahit, baka mapatay naman po ng urea itong ganito. Ammonium sulfate lang, okay na po yun. Pero mas maganda nga kung manual kayo, bago kayo magsabog ng ammonium sulfate, manual nyo muna na ganito, tsaka kayo magsabog, para yung usbong na lalabas, mabilis. Yun po ang isa pang technique namin. Pag po kasi may bulaklak na ganito, inabutan na kami at kailangan ng sabugan ng abono, tatanggalin muna namin to bago namin sabugan ng abono ito. Para yung yun nga, yung susunod ng mga sucker niya ay mabilis lumusot at malulusog at malalaki at madami pa nga ang ipapalit niya diyan. Within 11 months nga lang makakapagpabunga na niya. Yung sa akin po kasi na to, no, itinanim ko to medium size, 11 months nagumpisa na po akong magpabulaklak. Yun po. Kaya wala pang isang taon at kalahati, nakapitas na ako. Unang harvest ko po yun, nasa 600, ang na-harvest ko na po doon, nasa 150 red bugs po. Yung unang pabunga ko. Pero yun, hindi po lahat lumabas bulaklak noon. Nasa 3/4 lang po yung napabulaklak ko doon sa 600 puno ko na yun. Kaya nasa 400, siguro nasa 400 puno lang mahigit. Nasa 450 puno lang yung namulaklak noon, na namunga talaga ng marami. At yung iba nga, madalang na madalang lang. Pero nakakuha na po agad ako doon ng 150 red bugs sa isang unang-unang cycle ng pabunga ko po doon. Bakit po nakuha ko agad yon? Kasi nga po ay yon. Kaya marami ako na-harvest doon dahil nga sa ganito yung ginawa ko. Tinatanggal ko yung mga bulaklak na yan na sinasamahan ko ng yung usbong na yan, tinatanggal ko din. Para nga mabilis siyang lumago at marami kang bulaklakan na lalabasan ng bulaklak diyan. Maraming panggagalingan ng bulaklak yan na mga sanga. Kasi diyan sa sanga ang buhay ng kalamansi, ang bulaklak ng kalamansi, sa sanga talaga lumulusot yan. Sa mga sucker na yan. Yan. Kaya ako, itinuturo ko sa inyo po ito dahil syempre gumastos ka diyan, nagpuhunan ka diyan sa kalamansi mo, tapos hindi mo alam kung paano siyang alagaan, kung paano siyang i-handle. Ay malaki din po kasi ang puhunan niya. Seedlings pa lang, medyo malaki na. Lalo nga ngayon, ngayong 2023, mas mataas na yung mga seedlings ng kalamansi. Hindi katulad ng mga panahon na nagtanim ako, mga year 2018, ay ang medium size po nun ay nasa 35 pesos lang po. May agent na po yun. May ahente na po yun. Kumbaga, yun na po yung binayaran ko mismo. Sa ahente pa po yun. Kaya ngayon, talaga medyo malaki ang puhunan ng pagkakalamansi. Pero syempre, kung ikaw naman talagang goal mo ay magkaroon ng kalamansi farming, ay kayang-kaya mo yan na gawa ng paraan na makapagpundar ka ng kalamansi farming mo, ng kalamansi farm. Dahil, syempre, isang din naman ito sa isang magandang hanap buhay. At ito naman yung kalamansi ay off-season. Kahit anong panahon ay namumunga po ito, namumulaklak. Basta marunong ka lang mag-alaga, magpabulaklak, magpabunga, mag-alaga. Basta marunong ka lang yan, sigurado, kikita ka dyan. At ito naman po kasing kalamansi, wala naman po lugi dito sa pera. Kasi kung ikaw naman po ay marunong ka na magpabunga, kahit matapat ka sa mababang presyo, ay makaka-break even ka naman. Sa pagod nga lang, medyo siyempre wala. Well, yung pagod mo ng 4 months mo siya na inalagaan sa pagpapabulaklak mo, kung talagang mababang mababa ang presyo, natapat ka, maibabalik niya yung puhunan mo, pero yung pagod mo, yung kikitain mo sana sa pagod mo, yun, wala. Kaya lang, mas mahalaga kasi yung maibalik yung puhunan. Yung pagod kasi yan, itulog mo lang yan, bukas ala na yan. Ganoon. Kaya kailangan talaga, kung ikaw magkakalamansi ka, yun,
Pag-aralan mo mabuti yung pag-aalaga dyan. At hindi naman din nga biro yung mga ginagastos natin dyan sa pagiging kalamansi farmer. Kaya ako, andito ako, tinuturo ko sa inyo isa-isa sa vlog ko. Yun nga lang, hindi ko talaga maituturo. Agad na sabay-sabay yan. Step by step talaga ang pagtuturo niyan. Kasi nga po, kung ituturo ko naman yan ng sabay-sabay, hindi naman din po panonorin ng iba yan lahat hanggang dulo. Kaya wala din, sayang lang kung pagsasama-samahin ko. Kaya iniisa-isa ko na lang po. Yun nga, kung kayo, mag-order nga sa akin ng punla, direct tayo from Talise, Batangas. Ako mismo ang kukuha sa nursery. Nursery po mismo ang kausap ko, si Sir Selmo. Siya na po ang kausap ko na kukuhanan ko ng punlang kalamansi na to. At siya nga ay napakagandang nursery. At isa siya sa mga malalaking nursery sa Talisay, Batangas. At siya po ay may mga certificate ng nursery niya. Legit po kasi talaga siya. Yun po. Kaya ako, ituturo ko sa inyo yun. Kung kayo nga ay makapag-order sa atin. At yun nga, maka-deliver ako sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano land preparation na yan, yung pagtatanim, paano yung panahon ng pagtatanim. May mga iba-ibang way ng pagtatanim kasi yan. Depende sa panahon, kung tag-araw or tag-ulan, kung magtatanim. Tulad ngayon, kung tag-araw ngayon, yan, tuturo ko sa inyo yung pamamaraan ng pagtatanim ng tag-araw. At yung distansya, tamang distansya, hindi po pwede yung sobrang lapit. Mas malayo nga po, mas mahinang. Pero wag naman yung sobra-sobrang layo. Baka naman na sobra naman masasayang naman yung ano natin. Yung tamang-tama lang. Yun po. Kaya ako, bago ko mag-order sa inyo, tatanungin ko muna kayo, tawagan ko muna kayo. Kung kontakin nyo nga yung number ko na yan dyan, mag-usap tayo. Tatanong ko sa inyo yung taniman ninyo, papano yung land preparation, at sasuggest ko sa inyo yung land preparation at saka yung distansya. Kailangan kasi magsukat muna tayo, doon natin malalaman yung papasok sa loob ng tatam na natin. Sa sukat na yun, doon natin malalaman kung ilan yung ma-order natin. Hindi pwede kasi dyan yung tansya-tansya lang. Siyempre, may kamahalan na talaga yung punla ngayon ng kalamasi. Depende nga doon sa size na gusto mo. Pero pangaraniwan po kasi ang itinatanim talaga ng mga kalamasi farmer dito sa Nueva Ecija, sa lugar namin, ay medium size. Yan po talaga pangaraniwan. Kasi nga po, marunong kami mag-alaga. Yung medium size po kasi, mabilis po namin yan mapabunga kung marunong kang mag-alaga. At saka kung matyaga ka, at saka yun nga, hands-on ka talaga sa pag-aalaga ng kalamansi. Sana may natutunan kayo dito sa pag-tatanggal ng mga batang kalamansi, na bulaklak ng mga batang kalamansi na katulad na to, na hindi mo dapat pinagtutuloy yung mga bulaklak na yan, tinatanggal mo yan, bulaklak na. Pero kasi pag malaking, medyo malaki na talaga, yung halos 8 months na, may ilan nilang magtutuloy, pwede mo na hindi tanggalin yun pagka mga 7 months na. Pwede mo na hindi tanggalin kung konti lang naman. Pero pagka maraming nakatulad na to, lalo na nga yung maliit pa, tatanggalin mo lahat yan.